Magandang araw sa lahat. Welcome sa Pilgrim Bible Baptist Theological Seminary. Ngayon tayo ay nasa Lesson 5, called Refutation. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang grupo ng mga saksi ni Jehovah. Okay, so kung meron mang group na kilalang kilala ng mga Noipi, walang iba kundi yung mga saksi ni Jehovah. Sapagkat every Saturday makikita natin sila na namimigay ng mga pamphlets, nagdo-door to door, may dalang payong, naka-necktie, or maganda yung kanilang mga suot. So, ang gusto nilang ibahagi sa mga tao, kaya sila nagdo-door to door, ay yung God's kingdom. Hindi yung church, no? Hindi yung church, but the truth about God's kingdom. Sa study na to, pag-aaralan natin yung mga paniniwala ng mga Jehovah's Witnesses, yung Watchtower Society, yung kanilang publication, at yung problema sa kanilang pangalan, saksi ni Jehovah, kasi emphasize nila yun eh. Yung kanilang Bible translations, and then mga prophetic date setting method, kung bakit nila sinabi na 1914 dumating ng Panginoon, at sinet up nyo na yung kanyang kingdom. And then we will study their lack of credibility as a true Christianity. And then we will refute, of course, because this course is called Refutation. We will refute some of their doctrinal errors, showing how Christ is God in their own translation. So yung tinatawag nilang New World Translation. Magsimula tayo sa kanilang history. Sino ba ang pinanggalingan nito? Paano ba sila nagsimula? Ang group na ito nagsimula kay Charles Taze Russell. Si Charles Taze Russell ay anak ng dalawang Presbyterian. Okay? So, yung kanyang kapatid, tatlo o dalawa, nakalimutan ko na, namatay. Yung nanay niya din namatay. So, ang natira niya na lang siya, at saka, di ko alam kung, if I'm not mistaken, kung meron pa siya ng kapatid, saka ang tatay niya. Ngayon, hindi niya matanggap yung doktrina ng impyerno. Yun talaga yung turning point sa kanya kung bakit gumawa siya ng sarili niyang group, gumawa siya ng sarili niyang translation, gumawa siya ng sarili niyang paniniwala. Hindi siya convinced na merong impyerno, na merong hell. So, Charles Taze Russell is very uncomfortable with the doctrine of Congregationalist, Presbyterian, and then the Seventh-day Adventist Church. And then what happened, si Charles Taze Russell pala, isa siyang mayaman na negosyante. Okay? Nung siya ay convincedo na i-pursue yung paggawa ng sarili niyang group, binenta niya yung kanyang business. At yung business niya yun ay talagang boom, mayaman siya. Okay? Itong taong itong si Charles Taze Russell ay mayaman. And then, sinimulan niya yung Zion Watchtower Tract Society in 1884. Bago pa magkaroon ng Watchtower Society, ang pangalan ng grupo nila, okay, yung niregistered nila sa government ay Zion's Watchtower Tract Society. Okay? And the purpose of it is to give or disseminate documents by the use of all other lawful means. Okay? Yung pamimigay nila ng tracts, pamphlets, papers, and religious documents. So, ang isa sa mga tricks na ginawa nila, isa sa mga way na ginawa nila, every Sunday, paglabas ng mga tao sa simbahan, specifically Catholic Church, tsaka sila namimigay ng kanilang mga pamphlets, namimigay sila ng kanilang mga babasahin. Okay? And then, as the group grew, lumago na, dahil sa kanilang strategy ng pamimigay ng pamphlets at door-to-door strategy, they changed their name to Jehovah's Witnesses in 1931. At nakuha nila ito sa American Standard Version Translation in Isaiah chapter 43 verse number 12, which reads, "Ye are my witnesses, saith Jehovah, I am your God." Now, there is no formal ordination sa lahat ng mga member ng Jehovah's Witnesses. Kahit tinatawag nila ang kanilang mga sariling publisher.
So yung nakita nating mga naglalakad, lumalabas, mimigin ng pamphlet, nag-door to door at naka-standby doon sa isang kanto. Tapos meron silang mga estante na mimigay ng mga books. Ang tawag po sa kanila ay mga publisher. Yun ang tawag nila sa kanilang sarili. At sila ay train aggressively kung paano sumagot ng kanilang mga katuruan. Okay? So, ang kanilang mga babasahin ay tinatawag na The Watchtower, tapos yung Awake sa Tagalog, meron yan, Gumising. And then, some topical booklets. For example, saan nagmula ang Biblia, meron sila yan. Ano pa, yung mga talagang mga catchy na mga topics. For example, kung merong Diyos, bakit merong evil, merong sakit, ganun. And then, with kingdom halls located in at least 24 countries, with its greatest foothold beginning in Germany, in the Philippines ranking 6th. While they do not keep records of their membership, their worldwide membership estimated to be 2.2 million. Pumunta naman tayo sa kanilang mga paniniwala. Nandito na tayo sa page number 35. So, it's good to have your modules while listening to the lecture. Or, pwede nyong basahin muna bago kayo makinig sa lecture. Or, basahin nyo, makinig, tas basahin nila. O, sabay nyong ginagawa. Number 2, their beliefs, yung mga kanilang mga paniniwala. Almost of their beliefs can be found in their Bible topics for discussion. So, nakalagay yun sa kanilang, sa likod ng New World Translation Bible. So, ano yung mga paniniwala nila? Meron mga similarities na pagkakatulad natin sa kanilang mga doctrines na similarity. Tandaan natin, ang cults, meron yung truth but mix with lie. Okay? Truth mix with lie. So, yun ang karakteristik ng kulto. Hindi lahat sa kanila lie. So, merong some truths, pero karamihan, lie. Okay? Ano yung mga paniniwala nila? They believe that God's word is inspired. Katulad natin. They believe that Jesus is God's son and appointed king. Number 3, that he is sinless, wala siyang kasalanan, and Jesus Christ is essential for salvation. Okay, again, essential ha. Hindi sila Christ alone for salvation. They also believe that baptism is by immersion like us. Okay? And then that Peter was not the first pope. They believe that graven images are wrong, mga rebulto ay mali like us. And that Mary had the children after Christ's birth. But, doon nagtatapos yung mga similarities. Ano yung kanilang mga doktrina na hindi naman natin tinuturo o hindi itinuturo ng Biblia? While ang mga Jehovah's Witnesses, naniniwala sila na ang salita ng Diyos ay inspired, gumawa sila ng sarili nilang translation. Ito na nga yung New World Translation. And then again, yung mga publishers, again, when I say publishers, yung mga members nila, mga active members nila, ang tawag kasi doon, publishers. Yung mga publisher nila, yung mga member nila, hindi nila kilala kung sino yung mga translator. Sino yung gumawa ng New World Translation. Hindi nila alam yung credibility, kung ito ba ay aral scholar sa Greek, scholar sa Hebrew. Mismo sila, hindi nila alam kung sino ang nagsulat o nag-translate ng New World Translation. While sa atin, we know kung sino yung mga translator ng King James Version. And then, naniniwala sila as a result of translating the Bible in their kung ano yung gusto nilang palabasin na doktrina. Pinalabas nila na si Jesus Christ ay hindi Almighty God. So, siya ay God lang, maliit na Diyos. Christ was a God. So, when we say a God, hindi siya exclusive. Okay? Hindi siya definite. Indefinite. Okay? Isa lang siya sa mga Diyos.
created as Michael the Archangel. Naniniwala sila na si Michael the Archangel, yun din si Jesus Christ. So before the incarnation of Jesus Christ, ang si Michael Archangel, yun si Jesus Christ. So they believe the Trinity is satanic or pagan religion. Again, kapag ang isang group ay hindi naniniwala sa Trinity, sapat na yun para tawagin silang heretic. Sapat na yun para tawagin silang kulto o hindi tunay na Kristyanismuhan. Ano pa yung paniniwala nila? Naniniwala sila na yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ ay wala siya sa kanyang bodily form. Okay? Spiritual lang yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Therefore, kung yun ang paniniwala nila, yung kanyang pagbabalik ay hindi din visibly. Hindi din in a physical body form. Okay? And that, the Holy Spirit is not a person but a force. Naniniwala sila na ang banal na spirito ay hindi person. Force lang siya. So, ginagamit nila yan from the very beginning of the chapter ng Genesis. So, the spirit is just a force because nag-hovering lang siya eh. Okay? Hovering or forced from God. And then, like all other cults, naniniwala sila na yung church nawala. Christ Church had fell into apostasy and that they alone are the true church. So, itong si Charles Taze Russell, hindi siya basta-basta. Hindi lang dahil mayaman siya, matalino din siya. Bakit? Na-twist niya yung scripture. Matalinong katalinuhan na hindi nagmumula sa Diyos. Hindi sila nagse-celebrate ng Christmas. Isang celebration lang ang kanilang sine-celebrate. Walang iba kundi yung parang sa atin Lord's Supper. Hindi din sila nagse-celebrate ng birthday kasi ang dinudulot lang daw ng birthday ay puro kaimoralan. Katulad ng nangyari kay John the Baptist. Hindi din sila nagpapasali ng dugo, okay? At hindi rin sila kumakain ng dugo. Patungkol naman sa propesya nila, kung paano nila tinitingnan ng prophecy, ganito ang kanilang pagkakaintindi. The Watchtower has tried to establish dates concerning Christ's return. So, nagkaroon sila ng maraming hula o maraming pagkakalkula kung kailan dadating ang Panginoon. Sinubukan nila noong 1874, 1914, 1925. Pero ang pinaka-remarkable at ang pinaka-pinaniniwalaan nilang nagbalik na ang Panginoon ay noong 1914. Ngayon, since naniniwala sila na nung nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo ay wala itong physical body, babalik din ang Panginoong Jesucristo nang walang physical body. So, babalik ang Panginoong Jesucristo na hindi siya makikita. Kaya bumalik na ang daw ang Panginoong Jesucristo noong 1914. At doon nagsimula na yung kingdom nila. Kaya hindi sila tinatawag na Jehovah's Witnesses Church. Ang tawag sa kanila mga chapels ay Kingdom Halls. Kasi doon na nagsimula noong 1914 ang Kingdom ng Panginoon. At pagsisimula na rin daw ng last days at ang Kingdom ng Panginoon. Kaya ang mga Jehovah's Witnesses, hindi sila nagpe-pledge allegiance sa mga national governments. And then by doing military, so hindi sila naniniwala hindi sila nagpo-police o ayaw nila ng police. And then, hindi sila nagsasalut sa flag. And much worse, hindi po sila bumoboto. Sapagkat ang tingin nila dito, these governments, kung paano nila tinitignan, okay, ang gobyerno at ang mga armies and even organized religions are not God's kingdom. And one day, Satan will use it, okay, against God in the Battle of Armageddon. Then after the Battle of Armageddon, Satan will be bound and Christ will begin.
Christ will set up his millennial reign. So, iba ka sa kanila yung pagsisimula ng kingdom ng Panginoon and then yung millennial reign, 1,000 reign of Jesus Christ. Then, by appointing 144,000 faithful Jehovah's Witnesses to help govern and evangelize the earth. Meaning, naniniwala sila na sa millennial reign of Jesus Christ, sa 1,000 years na yon, yung 144,000 faithful Jews, okay, si tutulungan daw nila si Jehovah na i-govern yung earth yung sa millennium. And there will be also resurrection of the dead. So dahil hindi sila naniniwala sa impyerno, natutulog lang ang kaluluwa. So magkakaroon ng resurrection from the dead. And during the first 100 years of millennium or millennium reign of Christ, okay, so these people will be given scrolls containing the truth as a second chance to receive Jehovah's teachings. Yung mga na-resurrect from the dead sa pagkakatulog, okay? So, sa pagkakatulog, so gigisingin, dapat nga ang term nila, awake or pagkagising. So, sa resurrection from the dead, ang mangyayari, gibigyan sila ng mga scrolls na naglalaman ng katotohanan. And then, as a second chance to receive the Jehovah's Witnesses teaching. Then, yung kanilang loyalty, so syempre, lahat. So, kung ganun talaga ang mangyayari ha, kung ganun ang mangyayari sa inaharap, syempre, dahil sa nasa millennium ka na, maganda yung perfect government because Christ is ruling. And if that will happen, na mare-resurrect nga sila sa mga patay, okay, magigising sila, in other words, syempre, maniniwala ka na dun sa Jehovah's teachings, kung ayun ang mangyayari, mga kapatid. And then, itetest yung loyalty ng mga na-resurrect. Okay? Pagkatapos, papakawalan si Satanas. Satan will release for a short time toward the close of this period, which will be followed by a final judgment. So, yung mga hindi naging loyal kay Jehovah, sino yung mga hindi naging loyal dun sa teachings, ay maa-annihilate. Since they don't believe in hell, dahil hindi sila naniniwala sa impyerno, sila lang ay maa-annihilate. So, when we say annihilation, napag-usapan na natin to sa ibang mga cults subject, parang papel, pag sinunog mo, maa-annihilate, mawawala na lang. Okay. So, ganyan nila tinitingnan yung future, yung prophecy. Number 3, pag-usapan naman natin yung kanilang mga pamamaraan at ang kanilang authority. Their methods and authority. Again, tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mga publisher. Bawat nangimigay ng pamphlets, lumalabas, mga active member ng Jehovah's Witnesses, ang tawag nila doon ay publisher, and they need to have publisher's report kung saan ibibigay nila sa kanilang tinatawag na company servant, parang sa atin, mga pastor. And then, from company servant, so publisher, company servant, then yung kingdom hall, yung congregation, ang tawag niya doon ay company. And then, ang mas mataas sa kanya ay tinatawag na zone servants, nangangalaga sa mga companies. And then, from zone servants, regional servants, nangangalaga naman sa mga zones. And then, panglima, sa mas mataas, yung tinatawag na nating mga board of directors, kung saan nandun na yung central controlling powers, nandun na yung Watchtower Society president, his appointed staff, and other officials. So, their Watchtower magazine has a circulation of over 24 million, is published in over 178 languages. Imagine, and in Philippines, 74 Philippine dialects. At sobrang catchy ng kanilang mga magazine because it is eye-catching cover, very attractive. And then, large print, meron din silang mga kasent. And when you go to their website, jw.org, napakaganda na ng pagkaka-arrange ng kanilang website. Makikita mo doon yung Bible study tools, pusong video, music, okay, pictures, lessons, their beliefs. Tapos, andun din yung, for example, certain topic.
may dalawang nagko-conversation, merong audio, tas merong pang sulat. So maganda yung kanilang website. At ang dali pang tagdaan, jw.org lang. Okay. Okay, pag-usapan naman natin yung problema sa grupo ng saksi ni Jehovah. Problems with the Jehovah's Witnesses. I believe you are in page number 37. Unang-una, use of the wrong name. Kung pangalan pa lang ang pagbabasihan, maling-mali na sila. Okay? Yung pinagbasihan ng kanilang pangalan ay matatagpuan sa Isaiah chapter 43 verse number 10. Okay? But this verse was only referring to the Jews. That chapter, pinapaliwanag doon na yung mga Israelita magkaiwa-hiwalay sila and then marirestored sila. Then sinabi ng Panginoon, sila yung magiging saksi ng Panginoon. Okay? This verse was only referring to the Jewish nations as being a witness that God had revealed himself to them as the true God. Okay? So, ang pangalan ng Diyos, hindi lang, the personal name of God is Jehovah. And it was translated, in the King James Version, 4 times nag-appear yung J-E-H-O-V-A-H. But, we should not forget na hindi lang ni-reveal ng Panginoon yung personal name niya as Jehovah. Okay? Isa din sa mga pangalan niya ay Elohim, Adonai, the Creator. We cannot box if God cannot contain the world. Okay? Paano nating makocontain ang Diyos, ang Creator sa iisang pangalan lang? That's why ang Panginoong Diyos gumamit siya ng mga iba't-ibang pangalan, mga names patungkol sa kanya upang ma-describe kung sino siya. Elohim, Jehovah, okay? Jehovah, Adonai. And then, again, the context of Isaiah chapter 43 is for the Jewish nation. And then, alam nyo ba ang mga saksi ni Jehovah ay hindi nila tinatawag ang sarili nilang mga Kristiyano? Tinatawag nilang ang sarili nilang mga saksi ni Jehovah. As in, precisely, saksi ni Jehovah. But actually, it was Christ, our Lord Jesus Christ, who had commissioned and sent out his apostles to be witnesses when he said. So, ang tama, sa tamang simbahan, sa totoong simbahan, saksi ni Kristo. Okay? In Acts chapter 1, verse number 8, Jesus Christ said, "Ye shall be witnesses of me." Di ba yung disciples, nagtanong sila kung kailan i-restore yung kingdom. Sabi ng Panginoong Kristo, "It is not for you to know, but ye shall be witnesses unto me." So, ironically, since it was Christ who stated his disciples would be his witnesses by calling themselves Jehovah's Witnesses, they making Jesus God. Okay? It is clear, we are witnesses of Jesus. In Mark chapter 16, verse number 15, "Go into all the world and preach the gospel. Okay? For there is none other name given among men whereby we must be saved. That at the name of Jesus, every knee shall bow, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord." In Philippians chapter 2, verse number 10. And we believe, as a true Christian, Jesus is Jehovah. He is the Jehovah. So, kung sa pangalan pa lang ang pagbabasihan, ay isa yun sa pagkakamali nila. Hindi sila yung tinutukoy sa Isaiah chapter 43. Number 2, Christ's invisible return contradicts with their own translation. Again, since naniniwala sila na ang Panginoong Jesucristo ay na-resurrect lang spiritually, babalik daw siya spiritually lang, hindi may kita. But in their own translation, NWT, New World Translation, it reveals that Christ will return visibly, makikita. According to the scriptures, in Acts chapter 1, verse number 3, many infallible proofs na nagpakita ang Panginoon. He showed himself to Mary Magdalene, who at first thought he was a gardener. Kung siya ay spiritual being lang na nagbalik, kung siya ay spiritual being lang na nag-resurrect, bakit siya napagkamalan na gardener? Okay?
Then to the disciples who saw him his hand and side, nakita yung kanyang kamay, nakikita yung kanyang mismong siya in bodily form at yung kanyang side, yung tinusok. And then, followed by another visit to the disciples where he offered these wounds for Thomas and inspect. In-inspect na pa ni Thomas, nakita siya ni Thomas. And Thomas declared, "My Lord and my God." And yet, again, to the disciples, they were out of the sea on the ship. He ate physical food. Kung spiritual lang nag-resurrect si Jesus Christ, okay, mismong sa kanilang translation, si Jesus Christ ay kumain. So, marami pa tayong makikitang mga verses. Sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 24, verse number 39, "Handle me and see me. For a spirit hath not flesh and bones, and ye see me have." Okay? The argument of Jehovah's Witnesses, ang sabi nila, Christ can turn himself into a bodily form. But the question is, kung anong mystery, bakit niya pa itatago, bakit niya pa kailangang mag-turn in a bodily form and then spiritual being again, kung makokontradict niya yung scripture, kung makokontradict niya yung kanyang salita. So, it doesn't make sense. Okay? Number three, pagkakamali ng mga Jehovah's Witnesses, Jesus was not Michael the Archangel. Okay? Sabi nila, si Jesus daw at si Michael the Archangel isa lang. But the Bible declares that Jesus is not the Michael, the Archangel. The Bible nowhere identifies Jesus as Michael. That's why, if we will read Hebrews chapter 1, verse number 5 to verse number 8, okay, it says, "For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son, this day have I begotten thee. And again, I be to him a father, and he shall be to me a son. And again, when he bring it in the first begotten into the world, he said, And let the angels of God worship him. And of the angels he said, Who make it his angel spirit and his ministers a flame of fire. But unto the Son he said, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom." Nakikita po natin, mga kapatid, the hierarchy of heaven beings is made clear in this passage. Angels worship Jesus, who, as God, is alone worthy of worship. Ibig sabihin, kung si Jesus Christ ay anghel lang, bakit sa Hebrews sinasabi na ang lahat ng mga anghel ng Diyos na ginawa ng Diyos ay liwalhatiin, i-worship, okay? Magnify si Jesus Christ kung siya mismo ay isang anghel lamang. So, again, it doesn't make sense. And then, in the scripture, no angel is ever worshipped. Therefore, when Jesus is worthy of worship, he cannot be Michael or any other angel. The angels are called sons of God, but Jesus is the Son of God as stated in the scripture. The error of the world's Tower society is not differentiating between Christ in the Old Testament from how he would appear as the angel or messenger of the Lord. Okay, meron tayong tinatawag na yung pagpaparito ng Panginoong Jesucristo bago pa siya ipinanganak. Okay? Siya yung nagpakita, we believe, siya yung nagpakita kay Joshua bago sila lumaban. Okay? Whenever the Bible states the angel of the Lord, okay? Yung angel, if it is capital letter, ang tawag natin doon, yung pagpaparito ng Panginoon ni Jesus Christ bago siya ipinanganak. Again, number four, Jesus is God. Maraming mga verses tayo na nagpapatunay that Jesus Christ received worship, Jesus Christ do the prerogatives of God. Ginawa niya yung mga bagay na Diyos lamang ang gumagawa. And many scripture, many verses, okay, declares that Jesus Christ is God. So sa kanila, Jesus Christ is just a God, but not a God.
Jesus Christ is God. That's one of the fundamental teachings of the Bible. Number five, they believe that Trinity is of pagan religion. But the truth is that Trinity is not of pagan origin or pagan religion. The Bible says, "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one." Hindi po nagmula sa pagan ang Trinity. The Bible declares it, even though we cannot comprehend, okay? We seek understanding with this doctrine, but God said, believe it, even though we don't have a full comprehension of this doctrine, that God is a triune God. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Number six, Jehovah's Witnesses believe that the Holy Spirit is just a force. But, again, the Holy Spirit is not a force only. When Ananias lied about his offering, the New World Translation links that the Holy Spirit to being God. Okay? But Peter said, "Why has Satan emboldened you to play false to the Holy Spirit?" You, and then pagdating dun sa mga preceding verses, "You have played false not to men, but to God," according to their New World Translation. Okay? They link the Holy Spirit as God. Further, as we have seen, as a person, he can be lied to, he has feelings, can be resisted, can be grieved, because he is a person. He has personal pronouns used of him. Okay? And then, the prerogatives of God. He convicts, regenerates, indwells in a believer, baptizes into the body of Christ, since the believer, teaches, guides, assures, and prays. Hindi lang siya bastang pwersa. Or in other words, chakra. Sabi pa ng iba, kami-kami wave ng may kapal, no? Holy Spirit is God. He is not just a force or a power came from God. Number seven, they believe soul sleep. Kasi nga hindi nila matanggap, hindi matanggap ni Charles Trace Russell ang katuroan ng impyerno. That's why, okay, they formed this doctrine na nanggaling din naman sa Seventh-day Adventist, na doon siya na-convince yung soul sleep. The greater body of scripture as well as the Bible figure shows there is eternal punishment. Christ, for example, stated the rich man also died and was buried, and in hell he lifted up his eyes being tormented. So, we believe that Luke chapter 16 is not a parable. Okay? It is happenings. Nangyari talaga siya. At kung nangyari talaga siya, kung ang rich man, okay, na napunta sa impyerno, meron siyang consciousness, hindi dapat isulat yung gantong storya, yung gantong story na sinabi ni Jesus Christ.